Mapagpalang umaga mga kapepe. So ngayon ay Monday, Thursday. So magbabike sita iglesia tayo o bisita iglesia gamit ng ating bike. So samahan niyo ako. Tara mga kapepe. Ngayon, first church natin sa Antonio de Padua Parish. So, ang tayo-tayo Rizal nga to. Sarado pa ata, silip natin sa taas. Ingat. Kung sarado pa yung simbahan, tingnan na lang natin yung pinakalugar. Ayan nga. So, ito yung entrance, ito yung Ten Commandments. Ito yung pinakapaangat ng ano. So, meron silang kolumbari. So, yung inibigan ng mga namamatay, namatay na. So, ayan nga. Pinaka-simbahan. May cross. Kita mo yan sa taas yan. Kahit sa lugar. Ano siya? Bandang tayo-tay Rizal. Kitang-kita yung cross na yun. So, next simbahan tayo mga kapepe. Bye-bye! So, yun mga kapepe. So, yung first church na pinuntahan natin, sarado pa. So, second na tayo sa bayan ng tay-tay. Yung St. John. So, pray-tuloy lang tayo. Tara, sumanyo ko. St. John the Baptist ay bikaryato na hawak sa diocese ng Antipolo dito sa Rizal. Ilang nga sa mga simbahang sakop nito ay ang San Antonio de Padua na diyan natin kanina. So ayan na, St. John the Baptist tayo ng tay-tay. Isa ang St. John the Baptist sa mga lumang simbahan na maaari mong makita at puntahan pag napadpad ka sa Rizal. Isa sa magandang disenyo ng simbahang ito ang Station of the Cross na stained glass na nasisilbing liwanag rin sa buong simbahan. A few moments later, ang atong simbahan ay ang St. Clement Parish sa Angon. So, pinark natin yung bike natin sa may labas lang kasi maraming ang deboto ang nagbibisita iglesia ngayong araw. So, pasok tayo sa loob para makita ang ganda ng simbahan ito. Abat na simbahan ay Sacred Heart Parish Church, Binangon. So ito ang simbahan na nasa hindi mo mapapansin kung hindi mo alam ang lugar kasi medyo hindi siya attracted na kagaya ng simbahan na masobrang tataas. Ito medyo mababa lang yung simbahan ng Kisame kaya hindi pansinin sa daan. Simbahan Santa Ursula Parish, Binangonan. Ito yung simbahan na malapit sa Pritil o sa kaya ng bangka papuntang Isla ng Talim. Ito nga yung lugar na yun, so medyo tanghali na to, kaya maiit na sa balat kahit papano. Kaya pa naman kahit solo ride tayo ngayong bike sita iglesia na ginawa natin para sa ngayong Holy Week activity natin. Pasok tayo sa loob para paita ko sa inyo yung pinaka highlights o ganda ng simbahan na ito. At lasal na rin tayo kagaya ng ginagawa natin sa lahat ng simbahan at yung pinuntaan ngayong sa iglesia. Magdasal ng rosary o magpray lang kayo kung gusto nyong mag-bike sa iglesia kagaya ko. Papansin nga simbahan ito ng lumang disenyo. Maintain nila ang lumang disenyo para nga ang history ay hindi masira kahit ma-renovate ang simbahan. Sa kisame nito, gamit pa rin ng kahoy na kisame sa lumang simbahan
bago ito ma-renovate. After matinding ahon sa matirik na araw, naarating din tayo sa Church in the Sky o Christ the King Parish dito sa May Taytay Rizal o sa Muzon. So ito yung loob ng simbahan. So maganda, sobra ang simbahan na ito, lalo na ang view sa labas. Bukod sa magandang simbahan, may kita natin sa pinaka-decor sa loob at mga gamit nito sa pangsimbahan na napakagandang tignan at pagmasdan. So yun na, pwede nasa 6th church sa tayo ng Taytay Rizal. So, dasal lang ulit tayo mag-aaral pa rin. Tapos, kahit ako na lang sa inyo. So, lasimbahan na tayo sa ating short visita iglesia o bisita iglesia ngayong taon. So, ito yung Mary the Queen Parish, Taytay. Ngayon, last church natin yung sa Mary the Queen Parish, Taytay. So, yun. Pinatapos yung vlog natin about sa Visita Iglesia 2022. So, sana nagustuhan nyo. Salamat mga kapepe. Ingat, God bless. Salamat mga kapepe. During this vlog, mas pinrioritize natin ang essence ng Lenten season. Kaya maiiksi ang mga video na nakuha natin per simbahan. Sana nagustuhan nyo pa rin at naramdaman ang essence ng Holy Week this 2021. Salamat mga kapepe. Next time ulit. Ingat, God bless.